binaril ka isang beses, kung gusto kang dumepensa, isa, dalawang beses lang. Pero kung inubos mo yung isang magazine, hindi na matatawag na self-defense yan. Overkill na yan. Kasi, attorney, tanong ko lang po, need po ba na masagutan o masugatan muna ako ng aggressor para makonsider na mag-self-defense ako, Mark? Kailangan ba na magpambuno kami ng aggressor para makonsider na may nangyaring unlawful aggression? Hindi kailangan masugatan ka. Hindi kailangan. As long as mapapatunayan mo sa korte na may danger sa buhay mo, sa life mo, may danger sa security mo kasi yung aggressor na yan nagdala ng deadly weapon. Gusto kang tagain, gusto kang barilin, pero magaling ka din magbaril, naunahan mo siya. So, pwede rin matatawag na self-defense yan. Ang ibig sabihin ng unlawful aggression, hindi kailangan natamaan ka. Kailangan lang mapapatunayan mo sa korte na may danger sa buhay mo, may danger sa security mo, kasi aatakihin ka ng akusado or yung attacker may planong umatake sa'yo, pwede natamaan ka, pwede rin hindi ka pa natamaan, naunahan mo siya kasi magaling kang hubawak ng baril. So, hindi kailangan na natamaan ka as long as may danger sa buhay mo. Kuya Mark, ano ang epekto sa batas kung maraming sugat ang biktima? Kung ang isang akusado naman ay nag-claim ng self-defense. So, for example, binaril ni Pedro si Juan. Pak! Isang putok lang. Ang ginawa ni Juan, self-defense, binaril niya si... nagbalos ba? Oh. 50 putok. 50... Oh, baril. Baril. So, ang tanong dyan, is it self-defense? Sabi ng batas, ha? Reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Reasonable necessity lang. It means kung binaril ka isang beses, kung gusto kang dumepensa, isa, dalawang beses lang. Pero kung inubos mo yung isang magasin, hindi na matatawag na self-defense yan. Overkill na yan. Kasi murder na yan. Matatawag na homicide. Homicide siya. But of course, mitigating circumstance. Kasi ang tawag doon, incomplete self-defense. Kasi may unlawful aggression, but there was no reasonable necessity of the means employed. Kasi sumobra ang depensa mo. For example, tinaga ka isang beses, ang ginawa mo sa attacker, sinaksak mo siya 50 beses. So, hindi na matatawag yon na complete self-defense. Ang tawag doon, incomplete self-defense. There is unlawful aggression, but yung means employed is not reasonable. So, hindi siya matatawag na justifying circumstance. Ang tawag doon is mitigating circumstance. Kung nagsak po, Kuya Mark, ay 13-year-old, aba, minor de edad. Pero dahil considered na minor de edad, ano po ang provision ng batas sa pananagutan kung meron man ng parent o ng guardian ng nanaksak na 13-year-old? Ang parents or guardian under the family code may tinatawag na civil liability for the acts or omission committed by the minor. Provided that yung minor na yan is nakatira, living with their company, and under their parental custody, pag may ginagawa ang minor, acts or omission, either criminal liability or civil liability, or criminal act or civil act, yung parents will be civilly liable. Meaning, dubious per vitio ang liability ng mga parents, provided that yung minor nakatira sa kanila and under their parental authority. Thank you, Kuya Mark. Meron pang tanong dito. Ano pong ibig sabihin ng reasonable necessity of the means employed, Kuya Mark? Ang reasonable necessity of the means employed, it means tamang-tama para maiwasan mo ang atake. Enough na maiwasan mo ang atake. Yun ang ibig sabihin ng self-defense. Mm. Is it enough na, for example, may gustong sumaksak sa'yo kasi magaling ka magkarate, naiwasan mo yung saksak, tapos sinaksak mo siyang 50 times, is it considered enough? Hindi. Ang ibig sabihin ng reasonable necessity of the means employed, tamang-tama lang para makaiwas ka sa atake, para hindi ka masugatan. Under the principle of self-preservation, para maiwasan mo yung danger sa buhay mo, kung sinaksak ka man isang beses, saksakin mo din siya na isang beses o dalawang beses to avoid na maunahan ka. Hindi naman ibig sabihin na may right ka ng patay na isang tao kasi umatake siya sa'yo. Hindi ganun ang ibig sabihin sa batas. Ang sabi ng batas, may right ka na depensahan ang sarili mo. Defense, hindi offense. Ibig sabihin, kung may gustong sumaksak sa'yo, pero magaling ka magkarate, naunahan mo siya, isa na lang beses, enough na yan, para matatawag na self-defense. Pero kung sumobra naman, na overkill ang ginagawa mo, hindi na yan self-defense. Kasi overkill na, but
Ang tawag doon, pwede matatawag yun na incomplete self-defense kung may unlawful aggression. But hindi siya matatawag na complete self-defense para matatawag na justifying circumstance. Lalo pa, Kuya Mark, pag umabot sa punto na napatay ng yung ano, no? Napatay niya, pero self-defense yun. Oh, pag self-defense, walang problema ang self-defense. Right mo yan under the principle of self-preservation. Self-defense, hindi siya offense. Kasi self-defense, enough lang na masugatan mo yung isang atake, yung umatake sa'yo para makaiwas ka sa atake. Hindi, wala kang, hindi ibig sabihin na may karapatan ka na pumatay ng isang tao. Walang ganun sa batas. Wala kang karapatan na pumatay. May karapatan ka na depensahan ang sarili mo. So ibig sabihin, enough lang na offense, for example, isang saksak o dalawang saksak o isang putok ng baril, enough lang para makaiwas ka sa atake laban sa'yo. Pag sumobra ang pag-atake mo, hindi mo na masasabi yun na self-defense yun kasi hindi na yan matatawag na reasonable necessity of the means employed to prevent or avoid that unlawful aggression. Si Chunyesa, may tanong kay Mark. Nagsimula pong away dahil sinabi ng kapitbahay namin na ano, suntukan tayo. Mau-consider po ba yun na unlawful aggression? Hindi siya matatawag na unlawful aggression kasi, di ba sabi ko, one of the requirement of self-defense is there must lack of sufficient provocation. Paano yung sufficient provocation na nag-away mo na sila? So, hindi siya matatawag na self-defense. Second, ang tinatawag na unlawful aggression, kailangan may umatake sa'yo na danger ang buhay mo. So, it means may umatake sa'yo, magaling ka lang bumaril, naunahan mo siya. Yun ang ibig sabihin ng unlawful aggression. But we will know sa facts na yan kasi away kapitbahay yan. Hindi naman klaro ang story. But ang masasabi ko lang, pag unlawful aggression ang sasabihin natin, kailangan may danger sa buhay mo. So kailangan mapapatunayan mo na may danger sa buhay mo. That's why napilitan ka na barilin ang umatake laban sa'yo. Kasi kung walang danger sa buhay mo, hindi pwede ka umatake sa isang attacker.